Hello, magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, no? From Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong umaga po mga ka-farmers, pag-usapan po natin saglit, no, ang fertilizer guide sa tanim natin na atsan. Okay, so sa nagtatanong sa akin, ito na po ang sagot po sa inyong magandang tanong. At saka sa nagtatanong sa akin kung paano po gawin ang basal application. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon mga ka-farmers, ang basal application at saka ang 3 days after transplant, pwede na magsimula mag-abono. So, yun po ang ating talking point mga ka-farmers sa fertilizer guide sa ating tanim na atsal. Okay? So, unang-unang mga ka-farmers, pag-usapan po natin yung basal application. Tapos natin mag-land preparation mga ka-farmers, no? Mga, nasa mga 2 linggo mga ka-farmers, pwede na natin po sinimulan ang pagbubutas ng lupa, no? Sa lalim na 6 inches. Pagkatapos natin mabutasan ang lupa mga ka-farmers sa lalim na 6 inches, kailangan po tayo maghalo ng isang bag na Yara Triple 16 na may kasama na 1 bag na Wokosim granule. Okay, so pagkatapos natin maghalo ng Yara at saka Wokosim mga ka-farmers, pwede natin dagdagan ng granule moss kasi maganda po, no? Pang soil neutralizer. Okay, so pagkatapos natin mahalo mga ka-farmers, lagyan natin ang ating butas na sa dami na 20 grams bawat butas mga ka-farmers. Then tapos yung butas natin na nilagyan natin ng 20 grams na Yara Triple 16 na may Wokosim granule at saka granule moss, dagdagan pa natin ang ipot ng manok, no? Ito lang po karami mga ka-farmers ang bawat butas. Pagkatapos kailangan natin nabunan ng kunting lupa at saka dito na natin ilalagay ang ating punla. So ingatan natin mga ka-farmers na hindi po ito ma-direct ang ating punla sa ipot ng manok kasi mainit po at saka mamamatay yon ang inyong punla na atsal. Okay, so yon lang po mga ka-farmers. Pagkatapos natin magtanim mga ka-farmers, 3 days after transplant, no? Pag-usapan na po natin ang 3 days after transplant, pwede na po tayo mag-apply ulit ng fertilizer hinubig. Okay, so sa 200 liters of water mga ka-farmers, kailangan natin lagyan ng 3 kilos, no? Yung hinahalo nating natira na Yara Triple 16 at saka 1 bag Wokosim granule na may kasamang granule moss, kumuha tayo ng 3 kilos ha, at itutunaw po natin sa 200 liters of water. Okay? Bawat puno kailangan po natin saman applyan ng 1 sardine, no? 150 ml bawat puno ng ating tanim na atsal. So yun lang po, no, mga ka-farmers ang maituturo ko sa inyo ngayong umaga. Okay, so sa second application mga ka-farmers, no, yung 3 kilos hindi na po, dagdagan na po natin ng 1 kilo. So yun lang po mga ka-farmers kasi unti-unti na po siyang lumaki, no? Okay, so first application 3 days after transplant, 3 kilos, pag 10 days kailangan po natin 4 kilos. Pag 17 days mga ka-farmers, kailangan na po natin na 5 kilos. Okay, so sa 17 days mga ka-farmers, kung ubos na po lahat, no, ang yung Yara Triple 16 at saka Wokosim granule at saka na may halong granule moss plus, pwede na pa natin bumili po tayo sa tindahan ng 1846 at saka Yara Grower. Pwede natin sila haluin. Then, tapos dito tayo kumuha ng 5 kilos at itutunaw po natin sa tubig at ipatuloy po natin ang paghihinubig, no, ng ating mga tanim na atsal. Okay, so pag 24 days na po ang ating tanim mga ka-farmers, no, nasa 6 na po, no, ipagpatuloy po natin ang ating hinahalo na 1846 na may kasamang Yara Grower. Kung wala namang Yara Grower mga ka-farmers, okay lang, no, 1846 at saka Triple 16 pwede po natin ipaghalo. Okay, hanggang umabot ng 38 days mga ka-farmers, ipagpatuloy po natin ang pag-apply ng Yara Grower at saka 1846. Sa 45 days na po ang ating tanim mga ka-farmers, no? Unti-unti na marami na po tayo makikita na mga malilit na bunga. Kailangan natin applyan ng Winner at saka Nitribor. At saka isang bag naman po ulit ng 2 bag po ulit ng Wokosim granule. Ipaghahalo po natin sila lahat at dito tayo kumuha ng 9 kilos po mga ka-farmers. Okay, so pwede natin tagsang sardinas lang po, 150 lang po mga ka-farmers kasi linggo-linggo tayo nag-a-add ng 1 kilo. So
kung napansin natin, dadami po ang ating lalaki po ang ating tanim, may mga sanga na at saka may bunga na. So tataas po ang ilang konsumo. Okay, so yun lang po ang ma-share ko sa inyo. So ngayon, pag-usapan po natin sandlit, no, ang mga insekto na pwede po umatake sa lahat na panahon sa ating mga tanim. So unang-unang mga ka-farmers, kailangan po natin makilala yung mga insekto na pwedeng umatake. Kasi kadalasan po sa mga problema sa mga kapwa po magsasaka na nagtatanim ng atsal, problema po yung mga talbos na nangungulot. So ano po ang panganuheng dahilan po mga ka-farmers, bakit yung mga talbos ng ating tanim na atsal nangungulot? Una, inatake ng aphid, mites at saka white fly. So kailangan natin po sila masugpo, no, sa paggamit ng mga pwede mga organic mga ka-farmers, no, yung mga insect, no, na mga organic, yung amo, no, isa na po siyang insect repellent. So maganda po siya para sa talbos ng ating mga tanim na atsal. Okay, so kung wala naman sa inyong, kung wala naman kayong mabibili na amo or grand foliar mga ka-farmers na mga insect repellent mga ka-farmers, pwede naman po, no, mga scientific. Okay, so mas maganda natin gagamitin sa scientific yung vinebia at saka yung alika. Maganda po sa mga talbos na nangungulot mga ka-farmers. Subok mo na mga ka-farmers sa maraming bisis. Pati sa kamatis mga ka-farmers, no, yung vinebia at saka yung alika, maganda po ito. Okay, so yung white fly mga ka-farmers, kaya namang kontrolin ni alika, kaya namang kontrolin ni vinebia. Okay, so kung may immunity man mga ka-farmers, lilipat po tayo, no, sa organic yung amo insect repellent. Kasi kapag gumamit tayo ng amo technology, no, pag ina-apply po natin sa ating tanim yung mga insekto na umatake, para po silang ma-blanco, feel po nila mga ka-farmers yung tanim na kanila lang kinakapitan para lang pong damo sa ating paligid. So wala po silang kung pagkain ba po, no, ang ilang dinadapuan. So yun lang po mga ka-farmers pag mag-apply po tayo ng amo technology. So ngayong umaga, ito lang po ang may share ko sa inyo. Kadalasan sa mga kapwa po magsasaka ng tanim, yun po ang problema. So pag pangungulot po ang ating pag-usapan, ibinibya muna at saka alika. Kasi subok ko na po mga ka-farmers. Okay, so pag may immunity, yun lang po. Pupunta po tayo sa mga organic na mga insect repellent. Maganda po ito. Okay, so sa ibang kong video mga ka-farmers, no, pag-usapan po natin kung ano po ang mga pwede po natin gagamitin na fungicide para makaiwas po tayo, no, sa mga anthracnose na bunga, no, mga kadalasan po dito leaf blight lang po mga ka-farmers, napakasimple lang po. So pwede po natin magapan sa orchibatap, no, furso. Maganda po pag sa bunga na po mga ka-farmers, magaganda ang luna sensation. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat po uli. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako magpipitas ng atsal. Ito po mga ka-farmers, no, napakaganda po ito. So dahil sa malakas ng hangin, no, sa noong nakaraang linggo, so ito po ang nangyari, no, sa aking tanim. So ito na lang mga ka-farmers, no, parang mani. So update po tayo, no, nasa 4 times harvest na po tayo ngayon sa ating tricky kapuno na tanim na atsal. Okay, so ito po mga ka-farmers. Papakita ko sa inyo mga ka-farmers. Ito po karami. Okay, so yung variety na itatanim ko dito mga ka-farmers, ang pangalan po nito ay Emperor F1. Okay. So yung Emperor F1 mga ka-farmers, subok ko na, no. Okay. So ito po, no. Oh, napakaganda po ito mga ka-farmers, no. Oh, panoorin yung bunga sa ilalim. Napakadami po ito. Hintik po sa bunga si si Emperor F1. Okay, so sa nagtatanong sa akin, no, ilang puno lang po ito, nasa 3K kapin lang po mga ka-farmers. Okay, so share ko lang sa inyo, nung nakaraang linggo malakas pong ang ulan, yung tanim ko na atsal mga ka-farmers, hindi ko po na lagyan ng time. So yung iba, kung tingnan po natin, hindi nila nakayanan, ang marami lang bunga, so nadapa at saka yung iba nababali. Okay, so kawawa naman yung tanim ko. So ito, panoorin nyo mga ka-farmers. Oh. Sobra kawawa yung iba kong tanim. Okay, so ito na po. Oh. So napakarami pong bunga ito mga ka-farmers. Okay,
Sa bago pa lang sa aking YouTube channel, no, huwag nyo kalimutan mag-like and share at saka mag-subscribe. At i-click naman ninyo ang notification bell para updated po kayo sa next video na i-upload ko. Okay, kung may tanong man kayo, paki-inbox lang po, no, sasagutin ko pag may time po ako. Dahil po mga ka-farmers, napaka-busy ko po ito, no, sa farm. Hindi lang po sa farm, maraming iba po akong business na napapansin nyo. Isa po akong Chumaking Distributor at saka GC Premier at saka may Tuktok Rider po ako. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po ulit sa inyo. God bless at mabuhay kayong lahat.